Mga sangkay yung yellow media ngayon, eh, nakakatawa na po yung kanilang ginagawa. Todong effort na po ang kanilang ginagawa para lamang po siraan si Bongbong Marcos. Ngayon, meron po silang pakulo, isang katanungan, mga sangkay, sa ating mga kababayan na tila baga, pinalalabas nila na sa tanong na yon, posibleng magbago ang kaisipan ng taong bayan sa pagmamahal kay Bongbong Marcos. Ganun po kaliit yung tingin nila sa mga Pilipino na mauuto nila. Ngayon, ang tanong na ito ng GMA 7 ay isisiwalat natin dito at ipapaliwanag natin yung malupet na kasagutan. Anyway, mga sangkay, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification. Napakadali lamang po niyan. Okay? Madalas kasi mga sangkay, nakikita ko dito na pag chine-check ko mga sangkay yung aking YouTube, tinitingnan ko po kung sino-sino yung mga nanonood. May ayon po sa nakita ko, ang pinakamaraming nanonood, I think nasa 56% hindi po nakasubscribe. So, please, napakadali lamang po mag-subscribe ngayon, no? Kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na yan, okay? Pindutin mo na, tapos i-click mo rin po yung bell notification para naman lagi kang ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Napakadali lamang po yan. At syempre, pinaka-importante, pinaka-mahalaga na batas natin dito sa Sangkay Janjan TV, i-like po ang video na to habang nanonood ka. So i-check mo po, kung hindi mo pa ito nalalike, please, pakipindot na po yung like. Napakadali lamang po yan. So ito na nga po mga sangkay, itong mga dilawan, todo effort na po. Grabe. Pansinin nyo po ngayon yung social media at maging sa kanilang mga pagbabalita. I don't know kung may mga nanonood pa sa TV, pero kung mayroon mang nanonood, ako kasi matagal na po ako hindi nanonood doon. Ang pinapanood ko po ay SMN9 News. Okay? Doon lamang po. And I hope na kayong lahat mga sangkay, doon po tayo manood sa SMN9. Mas konkreto po doon yung mga binabalita. So ito po yun. Yung GMA, naglatag po ng isang katanungan. Sa pag-aalakala po nila na ang mga Pilipino ay ganun po kadali mauto. Ito yung tanong. Nasasagutin po natin mismo ngayon dito sa vlog natin. Ayan. GMA Public Affairs. May mag-iiba kaya sa ating kasaysayan? Tila baga ito pong katanungan mga sangkay ay doon po sa podcast ni Severino. Okay? Ito po yung tanong. Ano kaya ang mangyayari kung may social media na noong panahon ng martial law? Okay? Ano daw po ang mangyayari kung may social media noong panahon ng martial law? Una, mga sangkay, dito palang mali na po sila. Kasi kadalasan po, ipinapalabas po ng yellow media na ang martial law ay halos buong panunungkulan ni Ferdinand Marcos. For your information, niloloko po tayo ng media. Okay? Ang martial law po ay nadeklara po noong 1972 at nag-end noong 1981. Ang panunungkulan ni Ferdinand Marcos ay from 1965 to 1986. So kung 1972, nadeklara yung martial law, then nag-end doong 1981, ibig sabihin mga sangkay, hindi po buong term ni Apo Lacay ay martial law. Pero kung palabasin itong yellow media, eh tila baga mga sangkay, buong panunungkulan ni Ferdinand Marcos ay martial law. Mali po yun. Okay? Maling-mali. So, ito yung tanong. Ito yung sagot, mga sangkay. Ano daw ang mangyayari kung may social media na noong panahon ng martial law? Ang sagot dyan, katulad ngayon, wala po kayong mauuto gaano. Kung may social media noon, mga sangkay, wala po gaanong mauuto noon ang yellow media.
or let's say, kamakaliwang media. Kasi at that time, ganito ang nangyari noon. Na nangyayari rin naman ngayon, ang kinaibahan lang mga sangkay kasi may social media. Noon, bago magdeklara ng martial law, itong mga New Pink Army, na alam nyo na yon kung sino-sino yung mga yan, may mga connection sa ibang mga journalist. Okay? Ganun po ang nangyari. Kaya naman, ang ganap noon nang nadeklara na po ang martial law para po hindi umusbong yung pananakop nitong New Pink Army sa Republika ng Pilipinas para maprotektahan ang ating demokrasya, ang ginawa po ni Ferdinand Marcos, may mga media na hindi na po niya pinaandar. Hinarang po talaga ng gobyerno. Bakit? Kasi supporter ng New Pink Army. Eh kung hindi po gagawin ni Ferdinand Marcos yon, magkakalat lamang po yun ng fake news o misinformation. So ang mangyayari, masasakop po tayo ng New Pink Army. So ang mangyayari mga sangkay, katulad po tayo ngayon sa North Korea, no? At kung nasakop tayo mga sangkay, alam nyo, ito lang, ganito lang kasimple. Kung hindi po nagdeklara si Ferdinand Marcos sa martial law at nasakop po tayo ng New Pink Army na to, kagaya po tayo ng North Korea ngayon. Hindi po tayo makakapag-social media, walang YouTube, walang Facebook, walang Twitter, walang Instagram. Ang rason kung bakit malaya po tayo ngayon, nakakapag-post po tayo sa social media, ay dahil po nagdeklara si Ferdinand Marcos ng martial law noong 1972 at nag-end noong 1981. Okay, yung tinatamasa po nating kalayaan ngayon ay dahil po doon. Pangalawa, kung may social media noong panahon ni Pangulong Marcos, wala pong maidideklarang martial law. Bakit? Wala po kasi gaanong mauuto itong New Pink Army na sumanib o umanib sa kanilang grupo. Kasi ang rason kung bakit nagdeklara ng martial law ay dahil po sa New Pink Army. Grabe ang recruitment po sa mga schools. So, kung wala po o kung mayroon pong social media, wala pong martial law sa kasaysayan ng Pilipinas mula po kay Ferdinand Marcos. Hindi po magkakaroon ng martial law. Wala pong deklarasyon. Bakit? Gagaya po ng nangyayari ngayon, mga sangkay. Ang mas nangingibabaw ngayon ay social media, hindi po yellow media. Mas nanunood ang karamihan sa mga Pilipino, sa mga vlogger, social media influencers. Okay? Hindi po sa mga paandar nitong mga dilawang media. Kaya ang nangyayari, mga sangkay, mahina po ang ratsada nitong mga dilawan. Maging ang New Pink Army, hindi po sila gaano nakakagalaw. So kung noon, kaya, di ba, sinubukan nila mag-recruit, mga sangkay. From 1968 to 1972, tuloy-tuloy po ang recruitment. Kung may social media noon, wala. May Facebook, may Twitter, may Instagram, may YouTube, naku po. Wala po silang mahihita na marirecruit. Bakit? May mga vlogger na magsasabi, kung mayroon na noon, sasabihin ka agad ng mga vlogger, huwag kayong sumama sa ganyang kalokohan dahil mapapahamak ang inyong mga buhay. Which is ito po yung pinapaalala lagi. Hindi lamang po ako, marami pong mga vlogger. Yung ibang mga vlogger dyan, mas malala pa po sa akin. Kapag nagpapaalala, kapag sinusupla po ito talagang mga New Pink Army. So mga sangkay, ganun lang kasimple. Wala pong martial law kung may social media na noong panahon ni Pangulong Marcos. Dahil wala pong magiging deklarasyon ng martial law dahil wala pong mauuto itong grupong to na nanggugulo sa ating bansa noon at nagnanais po na sakupin po tayo sa sistema ng kagaya po sa North Korea. Okay? Ganun lang kasimple. Ano ang mangyayari kung may social media noong panahon ng martial law? May mag-iiba kaya sa ating kasaysayan? Yes! Malamang wala po tayo ngayong
Wala pong propaganda ngayon ng mga dilawan na sasabihin, nagdiktara ng martial law si Ferdinand Marcos, may mga human rights violations. Wala pong ganun. Dahil may social media. Gagaya po ng panahon natin ngayon, yung war on drugs, di ba? Sabi ng mga dilawan, masama ang naging epekto nito. Pero dahil po may mga vlogger na nagsasabi ng totoo, hindi. Ang ganda po ng war on drugs. So nasusupla po, nahaharangan po yung kanilang mga misinformation na inilalatag. Ganun lamang po kasimple. Okay? Tingnan po natin ngayon, sino yung nangingibabaw? Mga vlogger and social media influencers. Hindi po dilawang media. Alam niyo, nagre-reklamo na nga po sila sa atin eh. Dahil ang mga Pilipino daw po nagpapautos sa mga vlogger at iba pang mga social media influencer. Naku po, hindi. Ang mga Pilipino marunong mag-isip. Alam nila ang tama at mali. At nakita nila na mali ang ginagawa ng mga yellow media. Imagine mga sangkay, pinagtutulungan nila sa BBM. Kung hindi po sila nakikinig sa mga vlogger, malamang sa malamang naligaw na po ang landas ng mga to. At gumaganon na ngayon. Diba? So ganun lang kasimple. Ganun yung sagot. And I hope na naintindihan po ng lahat. So maraming salamat po sa inyong panonood. Tigil-tigilan nyo na yan, GMA. Wala na kayong magagawa. Itinandahan na po na maging presidente si BBM ng ating bansa. Like, comment, share, and subscribe. At palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.